Alright, so hello guys, welcome to Pinasarap sa UAE again. Dadalo tayo ngayon sa pangatlong restaurant na pupuntahan natin. Siyempre, very famous sa mga Pilipino na gustong kumain ng masasarap na pagkain. Ang location na pupuntahan natin, walang iba kundi ang Centurion Star sa likod po ng day-to-day dyan sa Dera City Center. So, ano kaya ang unang restaurant na pupuntahan natin? Sundan nyo ang vlog na to. Okay, let's go. Yeah, we're here. Okay, so nahanap na natin ang kanilang restaurant at nasa ground floor lang ang The Cats Seafood and Grill Restaurant. So pasok tayo dito sa corner na to. Let's go. Okay, so ito na. Talaga namang sobrang daming rice nun. Ito na po ang kailang pinagmamalaki. Nag-cage zone. Talaga namang wow! Okay, so first time ko pong matitikman ito. Tingnan mo na guys. Nakikita nyo yan? Fresh mango. Magkano to, Miss Nikki? 49 dirhams lang? Okay, so ito guys, nandito na tayo sa loob ng The Catch Seafood and Grill Restaurant dito sa Centurion Star. Nalilito ko kung star or tower. But anyway, sobrang kilala po ang lugar na to. And for today, ito nga, sobrang kilala sila sa seafood, of course, di ba? Pero for today, ang itatry po natin sa ating pinasarap sa UAE na food trip with Junie ay ang kanilang Maui and Moana Seafood. Okay, makikita na nyo na it comes with 2 iced tea na po yan. Unlimited po yung drinks po nyan guys ha. Tsaka unlimited din yung rice nila. Kasi, sino ba naman ang hindi mapaparice sa ganito kasarap ng pagkain? At tsaka syempre on the side, ayan pinakita na natin kanina, ang sobrang sarap na grilled milk fish. Okay, na mayroon po siyang, ito yung nagugustuhan ko sa mga Filipino restaurant, no? Mayroon siyang ganitong palang insalada style ng mangga sa taas. Kaya, alam niyo, makita mo pala yung mangga, mangangasim ka na talaga. Kaya kung namimiss mo kumain ng mangga, pumunta kayo dito sa The Catch. So, para simulan natin ang ating laban, okay, ng ating napakasarap na lunch, kailangan muna natin isuot ito. Okay, so kailangan natin ito. Di ba, common to sa mga ano eh, sa mga boodle fight na mga restaurants dito sa United Arab Emirates. So, syempre po, hindi magpapahuli ang The Catch. Alam nyo ba guys, nakakatuwa sa The Catch kasi this is not only just famous sa mga Pilipino pero napakadami po mga non-Filipino ang kumakain dito. So kailangan natin ng gloves. Jaren! Jaren! Ready na tayo at kakain tayo ngayon. Sino uunahin ko? Kaya guys, kung ako talaga sa inyo, please, huwag na huwag kayong pupunta dito mag-isa ha kasi sobrang laki po ng portion ng food na siniserve nila dito. Please, sa sobrang affordable nito, magsama ka ng isang flatmate mo dyan or office mate mo para meron kang cashier. Kasi ang isang pagkain kasi kapag mag-isa ka lang, alam mo yon parang hindi ganun kasaya. So, dito, at least yung babayaran mo super affordable pero it is enough to share with your friends. So, kakain na tayo! Ayan o, sobrang grabe ang lalaki ng mga ano nila, ng mga shrimps nila and tawag nito may kasama rin siyang squids. Ayan, so if you really love seafoods, sobrang sarap dito. So ang kailangan mo talaga dito ay, dahil sobrang malasa na ang kailang Cajun, kailangan mo talaga ng rice. So kain tayo. Okay, alam mo na bagong luto kasi po ang kanilang squids hindi siya ganun kakunat. Guys, nakita niyo kung gaano kalaki yung shrimp dito. Sobrang laki, okay? Tsaka alam mong mataba yung shrimp nila. Kaya sa shrimp pa lang, panalo na.
Saka yung anghang niya, na, ano lang, ginigising niya yung diwa mo, yung kick nung spiciness nung kanilang seafoods. Pero guys, you have the option naman to order yung hindi ganun kasobrang anghang, if you want. Kasi isa sa nire-recommend ko dito sa kanila, meron din po silang seafood meal dito, or boodle fight meal rather, na meron pong itlog na maalat. Pero tingnan mo kung gaano kalaki yung kanilang squid, ay ang kanilang, ang kanilang shrimp. Pero ang sasa, ito na tayo sa kanilang malalaki ng mga crabs. Yun. Gutom ka na ba? Eh, nag-i-cream ka ba ng crabs ngayon sa kakapanood neto? So guys, pumunta kayo dito sa The Catch Seafood and Grill Restaurant. Again, ulitin ko po, nasa ground floor lang sila ng Centurion Tower. Sobrang dali po hanapin ito, no, kasi ang daming mga Pinoy nang pumupunta dito. So nasa backside lang po sila ng day-to-day sa Dera City Center. Nahahanap niyo po agad ang The Catch. So catch nyo na ito yung napakasarap ng pagkain dito. Wait lang. Ang sarap niya kamayin. Gusto ko yung squid. Ngayon naman pupunta tayo sa kanilang tahong, right, Miss Nikki? Yeah. Mussels or tahong. Sobrang ano, sobrang dami nung ano nila, nung serving talaga nila. Kaya like ngayon ako lang mag-isa, pero try natin kung, I'm sure hindi ko po ito mauubos. Given na yun na hindi ko ito mauubos. Alright, tahong! Ang lasa, gusto ko yung pinaka-sauce. Inaano ko talaga sa kanin. At saka syempre, hindi pwedeng wala ang kanilang napakasarap din na mais dito. So alam mo yun, habang nagkukwentuhan kayo, pwede kang mag-gat-ngat nito. At saka syempre, kailangan mong mag-ice tea. Wow! So gawa talaga nila yung ice tea nila dito guys ha. Hindi siya yung katulad nung sa ibang restaurant na kumbaga tinutubigan na lang. So gawa talaga nila dito. Sarap sa pakiramdam. Okay, so ito nga, natikman na natin ang napakasarap na boodle fight nila, yung Quezon kanina. Ano, not Quezon, it is, ano pangalan nga po? Maui and Moana. Okay, so natikman na natin ang napakasarap na seafood boodle fight nila kanina, which is yung nga, yung kinain natin kanina ay ang, ba't ako nawawala? Maui and Moana. Alam nyo guys, sobrang sarap ng pagkain. Dalawang beses ko na po tinanong yung may-ari kung ano ba itong kinakain ko. So this is Maui and Moana. So sobrang dami po nung serving niyan. At syempre dahil Pilipino tayo ngayon, I requested, ano nga ba ang pambansang isda ng Pilipinas? Kaya naman nandito sa ating harapan. Okay, na kanina pa ako natatakam kasi ito po ay inihaw yan. Okay, and this is boneless na. Kasi katulad kong takot kumain sa mga isdang matinit. So, alam mo na, kanin na naman ang kailangan natin dyan. So, dito, mabubusog ka na sa seafood nila, pero promise, mapaparami ka talaga ng kanin. So, let's do it. Tingnan natin kung gaano siya ka. Wow, kailangan i-mix natin yung, ayun, nung nagsasabaw-sabaw na yung ano ng mangga, at saka nung kamatis. Tingnan natin. Actually, parang pwede siyang kainin na walang rice. Tapos sobrang malasa na siya. At saka ang laki ng bangus. Sarap! Grabe guys, ang sarap. I-try nyo to. Siyempre, hindi natin palalampasin ang, diba kung gaano kataba kasi ang bangus, depende sa taba ng kanyang chan. Wow! Diba parang heaven sa akin tong pagkain na to kasi tinan mo yung taba ng bangus. Ang taba! Promise naglalaway na ako. So, ito na. Let's do it. Kita mo yan? Meron na siyang mangga, meron siyang kamatis, meron siyang sibuyas, tapos malasa na yung bangos, boneless pa. Mm.
seryoso to, talaga masaya ako dito. Kasi favorite ko yung chan ng bangus. Nakita niyo kung gano'ng katabayan. Tapos haluan mo pa ng mangga at saka kamatis. Ooh. Ayan siya, oh! Kaya guys, huwag niyong kalimutan to. Pumunta na kayo dito sa The Catch para matry niyo ang napakasarap na boneless, grilled boneless milkfish nila with mango po yan sa taas. Okay, so isa pa talaga. Grabe, alam mo palang lahat ng parte ng isda. Parang puro sa taba nung ano, nung bangus. Tapos guys, ang sarap nung mangga. Ah! Okay, kain tayo! Ulitin ko ang pangalan nung kinakain ko, ha. Grilled boneless milkfish with mango. Alam mo, kunti lang natitira sa bangus, halos nauubos mo na siya. So, totoong ano po ito, totoong happiness sa pagkain nyo, nakikita nyo ngayon. Wala po itong halong script. Okay. Ang sarap. Okay, at saka syempre, para sa ating third restaurant na pinuntahan ngayon, makakasama natin ang kanilang boss, walang iba kundi si Miss Nikki. Merry Christmas! Merry Christmas! Inikot natin kanina yung camera, no? Sobrang laki ng space nila. At saka syempre, yung isang masarap na parte ng dining talaga is yung alam mo, nai-enjoy mo yung ambience talaga eh. Okay, so Miss Nikki, ito na, gusto ko lang malaman para sa mga viewers natin, maaring may mga personal celebration sila o malaki yung grupo ng barkadahan nila or organization. Ayan, so gaano karami ba yung capacity dito sa baba? Dito sa baba, makaka-accommodate kami ng maximum 55 to 60. Oh! And meron din naman kaming mga ano lang, yung mga good for 10 lang din showy na package na. Kung makita mo dito, this table one, it occupies 10 persons. Oo, kasi malaki siya, lapit natin ng konti. So, 10 persons dito, like for example, you want to celebrate your birthday in a simple way, dinner lang, pwede kayo dito. Oo, sakto, meron tayong decoration. Pwede kayo dito, kahit 6 lang kayo or ano, meron na, matutuwa na kayo kasi diba, you don't have to spend a lot to celebrate your birthday. At least simple dinner lang. True. Uh-huh. Lalo na ngayon, medyo practical lahat ng tao, no? Ang kagandahan dito, kasi they have itong divisions, you will have your konting privacy sa inyong celebration dyan. So this is a good, an enough space na talaga. At saka gusto kong i-comment ito guys, they have kiddie chair. Yan. At saka syempre, hindi lang po available ang kanilang ground floor para sa kanilang dining. Kasi if you wanted a full privacy talaga and all, they also have second floor na aakitin namin ni Miss Nikki ngayon. Tingnan natin ano yung kwento doon. Let's go. Let's go! So dito guys, actually may taas sila. Okay, na sobrang luwag din ha. Kasi baka akala nyo maliit lang po ang The Catch Seafood and Restaurant. Malaki pong restaurant ito. Kasi they have a second floor. Ayan, naiikot tayo dito. Ayan, at saka ito nakikita nyo, sobrang laki ng space na to that they can actually close this for a private event. Kasi Miss Nikki, nakita ko po sa social media nyo kasi may mga nagdidibo dito. Kasi before talaga Joni dito, meron kaming decoration. Ah, so pwede yung decoration! Meron kaming decoration dito na The Catch na para sa amin. Ngayon, tinanggal na namin kasi every other day may nag-birthday na. So, pwede, mag-decorate dyan. Nice! Okay, so ilan po yung capacity nito in case yung pinaka-maximum capacity if in case 50, na gusto nilang gamitin? 50 po. It can accommodate 50 packs po. Okay, so ito guys ha, may location na kayo. Meron pa silang ready na packages na pwede nyo pong i-check dito lang yan sa The Catch Seafood and Grill. So ano yung mga available natin, madam? Ito po, meron po kaming 10 persons. Meron ng uhana, yung pinakamalaki nung kinain mo, Joni. Kanina? Okay. Meron kaming uhana no, na mixed seafood na din. $4.99 lang?
$4.99, meron na siyang 10 sticks of chicken barbecue thigh. Mm-hmm. Meron na ding 3 orders of bulalo. Unlimited rice, unlimited drinks with dessert na din po siya. So, and for $499 lang yun for 10 pairs. Wait lang, 10 pairs, tapos halos 500 dirhams lang. Okay, dito kasi nakita ko yung set din nyo, meron din kayong for 30 to 35 packs. Wow, so ito po guys yung magiging laman. Alright, so pwede yan up to, if yan more than 40 to 45 po, ito yung mga makukuha nyo. Miss Nikki, ano, share mo naman anong kwento nitong malaking-malaking isda na nandito? It was painted by our chef. What? Really? Oh, man, ang ganda! So, originally, gaganin sana yan. Dito siya magpe-paint, but then it's very difficult na umakyat. Oo. So, ang ginawa na lang namin is... Bumili na lang kami ng canvas, and then dyan siya mag-paint. Galing, ganda. And yung head chef namin, siya yung nagano dyan. Alright, so ito guys, nasa dulo na po tayo ng ating vlog. Yan, food trip in June dito sa The Catch. At saka syempre, pag-uusapan natin ulit ang ating dining stamp, di ba? Kasi nandito na ang aking dining passport. Kailangan ko na ng pangatlo. Okay? And speaking of, kasi nga po, mamimigay din ang The Catch Seafood and Grill Restaurant, syempre, ng dalawang basket nila for their weekly raffle draw. Ayan, ang kailangan nyo lang po ay at least meron kayong apat na po na stamp, ha? And make sure na meron kayong stamp dito mismo sa The Catch. So you have to visit here, pwede kayong mag-dine in and show your receipt of purchase para dumalo kayo dito at kailangan po meron kayong stamp mismo ng The Catch. So kailangan 4, at least 1 is yung restaurant mismo na to. And of course, at the end of the week, eh po, dalawang winners ang mananalo syempre ng gift pack natin na punong-puno ng groceries. Ayan, so ngayon kasama pa rin natin si Miss Nikki. Kasi po, mamimigay dahil Christmas na daw po, sabi niya sa akin, Junie, huwag ka muna umalis kasi I'll give you 1 million pesos. Di ba po? Oo daw. Ay, ayaw niya. Ayaw niya, guys. Matamot po ako yan. Hindi, it's a plan. Okay, so ito, Miss Nikki, alam ko no, mga viewers natin are not only just in Dera area. So for some, medyo, alam niyo yun, gusto nilang kumain kaso baka pupunta sila dito ng weekend lang with friends and flatmates. Pero during weekdays ba, meron ba tayong delivery services? Para naman kahit ngayon mismo, pwede silang umorder. Saan sila umorder? Available kami sa Talabat, Zomato, Karim, and now we just launched Noon Food. Ayun! So ano pa hinihintay nyo guys? Kung natakam kayo dun sa boneless, grilled boneless bangos kanina with mango salsa, umorder na kayo dyan. And of course, ang kailang napakasarap dito na seafood Cajun at saka marami pang mga seafood. So visit po ang kanilang Facebook page. I-share din natin yan sa kanilang sa ating description box. So maraming salamat, Miss Nikki. Thank you, Julie. Of course, thank you sa lahat ng team. Sobrang dami po nila ngayong morning. Huwag mo nang iliko doon. Kaya guys, ito ang tabayanan nyo. Saan restaurant ako next na pupunta? Ayan, malalaman natin ulit dyan kasi nga sinusuportahan natin ang mga Filipino entrepreneurs na mga may-ari sila ng mga restaurants dito offering different cuisines. Kaya suportahan nyo po lagi ang Pinasarap sa UAE. Bye, guys! Alright, so uwi na guys. Thank you so much, Miss Nikki. Bye-bye. Bye, guys. Okay, so let's go. So ito guys, isang napakasarap na lunch naman. Ang naranasan natin o na-experience natin dito sa The Catch. At saka syempre guys, kailangan meron ka pa rin catch na takeaway. Kasi nga po, ang lalaki ng servings talaga nila. So yun lang. Bye, guys.